Magandang araw sa inyo muli, mga kabunganga listeners, at nandito na naman tayo sa isang episode ng Alamin ang Batas, Huwag Umas. Ngayong araw na ito ay solo tayo dahil busy lahat ng ating mga naging bisita dito sa ating programa. Ang ating pag-uusapan ay ang Estate Tax Part 3. Muli, tungkol ito dun sa mga estate taxes na may kinalaman sa mga ari-arian na iniwanan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos way back, at ang mga sinasabing sisingilin daw ay itong si BBM. Okay? Part 3 nito. Alam niyo kaya naisipan kong pag-usapan ito dahil merong lumabas na artikulo dito sa Manila Bulletin na isinulat ni June Ramirez nito lamang March 28, 2022. At ang sinasabi dito, irerebid daw ang 11 na seized Marcos properties ng BIR. Ibig sabihin niyan, isusubasta ulit ang 11 na mga ari-arian na nasa pangalan ni FEM, Ferdinand E. Marcos. Okay. Ang sinasabi dito sa artikulo nito, simula daw sa susunod na buwan, which means April, okay, ang BIR daw ay isusubasta muli ang 11 properties na na-sequester, or ang ginamit na word ay seized, na kinuha sa mga Marcoses nasa Leyte noong 1990s. Ito ay isiniwalat ng isang retired Tacloban City Revenue Regional Director, okay, RRD. Ang pangalan niya ay si Estrella V. Martinez, na isang impormasyon na kinumpirma naman ng mga kasalukuyang mga revenue officials, subalit ayaw nilang pangalanan sila. Okay. Ang sinabi ni Martinez nung siya daw ay nasa konektado pa sa BIR ay sinubukan daw niya ibenta ang mga propiedad na ito, yung ari-arian. Subalit, walang interesadong bumili noon. Yan din daw ang nangyari sa iba pang mga sinequester o mga kinuha, kinamkam, na mga ari-arian ng mga Marcoses na nasa Quezon City, San Juan, at sa iba pang mga lugar. Sa isang position paper na binigay kay Finance Secretary Carlos Dominguez III at saka sa BIR Commissioner na si Cesar Billy Dulay, sinabi ni Martinez na ang mga Marcoses daw ay nasettle na lahat ng mga outstanding liabilities ni Ferdinand E. Marcos noong kinumpiska ito ng BIR. Sabi niya, at ito ay i-quote natin, "Is it the fault of the estate administrators and to be charged with tax evasion, as suggested by some sectors, if the government failed to convert into cash the seized properties?" Si Martinez pala ay isa ring CPA lawyer. Okay. Tapos, sinabi rin niya rito na isa daw siya na naatasan para i-assess ang mga liabilities ni Ferdinand E. Marcos na umaabot sa 43.3 billion pesos noong 1968 hanggang 1989. Ipinaliwanag niya na ang mga utang na ito ay lumobo na sa higit 203 billion pesos dahil sa napakalaking interest at 50% surcharge. Sinabi niya na yung interest at saka mga surcharges daw ay binura na noong pinirmahan ni Pangulong Duterte itong amnesty law natin, tax amnesty law, na Republic Act 11213, na ine-exempt ang mga delinquenting accounts noong bago pa 2017, at saka idinagdag pa niya na si suggestion daw niya o minungkahi niya sa dating Finance Secretary na si Margarito Teves na ibenta yung mga property sa mga Marcoses mismo dahil nga yung unang auction ay walang gustong bumili. Okay. Yan ang mga isinuwalat. Ngayon, pag-usapan natin yan, at yan nga ay
ipinost ko sa aking page na NCN Law page sa Facebook. At sinabi nga natin dito yung proseso ng pagsisingil. At may kinalaman rin to doon sa ikinakalat na meron doon 203 billion. Ngayon, ako ay na kapanayam ni Binibining Maharlika at ito rin ang aking sasabihin. At ikukompletuhin ko. Okay. Alam nyo kasi, kapag nag-assess ang BIR, kung ano yung nakasulat doon sa kanilang assessment, kayan ay preliminary assessment notice or PAN, o kaya final assessment notice or FAN na may nakaakibat na final letter demand, FLD, ngayon, ay yun ang dapat na masusunod. So kung nag-assess ang BIR noon na 40 million or 43 million or 23 billion, kung ano man yung halaga na sinabi ng BIR noon, okay, a billion, 43 billion o kaya 23 billion, whatever the amount was, yun ang ilalagay na halaga doon sa PAN. At yun din ang ilalagay sa FAN kung umabot na yun sa puntong final na natapos na yung mga preliminary conferences o yung mga meetings between BIR at saka yung mga executor or administrator ng estate ni President Marcos. Kung ano yung nakahalaga doon, yun ang, kung ano yung nakalagay na halaga, yun ang dapat na sundin. At since umakyat nga ito sa korte, so kung ano yung halaga na nakalagay doon, yun din ang isasabihin sa korte. Hindi pwedeng baguhin niya ng BIR habang ng BIR at saka ng korte habang tumatakbo ang kaso. Kasi ang pinagtatalunan yun lang eh. So yun ang dapat na nakalagay. Later on na, sa kasasabihin ng korte na meron palang multa, may surcharge, may interest, later na yon. Subalit, tatandaan natin, habang tumatakbo ang kaso, pwedeng ipatigil muna yung pagtakbo ng mga penalties, yung surcharge, interest. Kasi unfair naman yon. Paano ka makakabayad? E tumatakbo pa nga yung kaso. Hindi pa nga tayo sigurado kung sino may-ari, kung kanino mapupunta, yung mga ganong-ganong mga tanong. Ang tawag dyan sa ilalim ng batas ay tolling the prescriptive period. Ito toll ang prescriptive period. So, ganun lang nangyari. Eh ngayon, nagsabi nga ito si Martinez na nagkaroon na pala ng unang subasta, bidding, public auction. Pag public auction, kahit sino pwedeng bumili kung gusto nila. Eh kaso wala palang gustong bumili. Bakit? Maraming pwedeng dahilan. Ang isang pwedeng dahilan ay meron kasi executive order na inisyu si Cory Aquino, dating pangulo natin. Okay? Na ang sinasabi dito sa executive order na ito noong 1986, maliwanag na sinabi niya rito, regarding the funds, money, assets, and properties illegally acquired. So, ang liwanag na sinasabi niya kaagad, illegally acquired. Okay? Or misappropriated by the former President Ferdinand Marcos, Mrs. Imelda Marcos, their close relatives, subordinates, business associates, dummies, agents, or nominees. Yan ang sinasabi dito. At ang mga whereas clauses, ang liwaliwanag na sinasabi dito, the government is in possession daw of evidence showing that there are assets, properties, etc., etc., na acquired by them through or as a result of the improper or illegal use daw ng pera ng pamahalaan. Sinabi rin dito na ito daw ay kiniklaim ng PCGG o yung tinatawag na Presidential Commission on Good Government. At therefore, ang kanyang sinabi rito, una, freeze. Hindi pwedeng galawin. Lahat ng ari-arian, propiedad ni Pangulong Marcos, ni Imelda Marcos, lahat ng mga nabanggit natin, hindi pwedeng galawin. Pangalawa, pigilan, pagbawalan ng kahit na sinong tao na ilipat kung kani-kanino yung mga assets na yon, yung mga properties na yon. At pangatlo, i-require din lahat ng mga tao sa Pilipinas na mag-disclose, sabihin, isiwalat sa PCGG sa loob ng 30 araw mula ng ilathala itong executive order nito, sabihin daw ang kailangan nalalaman. At pang-apat, pigilan si Pangulong Marcos noon at si Imelda Marcos at lahat pa ng mga may kinalaman sa kanila na ilipat sa ibang tao lahat ng mga properties nito. So kumbaga, ang liwaliwanag na sinabi dito ni Cory Aquino
na lahat ng mga properties na yon ay illegally acquired na daw. Tandaan natin, hindi korte si Cory Aquino. Subalit, yung kanyang executive order, eh nagmistulang para siyang korte na naguutos sa lahat-lahat. At pinaparatangan na niya na ito daw mga ari-arian ni President Marcos at saka ni Imelda ay illegal. Illegal daw na nakuha or kinamkam, kinuha sa pamahalaan. Yun ang sinasabi niya. Eh dahil nga merong ganitong executive order, ano ang dating nito sa bibili? Eh di syempre matatakot. Nung sinubasta ito, nung way back, sabi nitong si Martinez, nung 1989, ano? Nung siya ay konektado pa sa BIR at nagtatrabaho pa siya, hindi pa siya retirada, 1990s, sino pa naman ang gustong bumili ng properties na natatakot ka baka mamaya patapos mong magbayad, eh, kunin ulit ng pamahalaan yung ari-arian kasi mali pala, maibabalik pa ba sa yung pera, kaya walang gustong bumili kasi ako maglalabas ako ng pera tapos hindi ako sigurado na yung property na ililipat sa pangalan ko ay baka bawiin, di ba? O di ang mangyayari, ako pang magsasakit ang ulo ko, magkakasuhan na naman kami para makuha ko lang yung pera na ibinayad ko, di ba? Yung ganong mga gulo, yan ay isa sa mga dahilan. Pangalawa, pagka nag-issue na nga ng assessment ang BIR, yan ay base sa tinatawag nating fair market value o yung tinatawag nating halaga noon nung petsa na namatay yung decedent, yung taong magpapamana. In this case, si President Ferdinand Marcos, nung time na namatay siya, ano ba yung batas noon? Yun ang batas na dapat sundin. At nung time na yon, magkano ba ang halaga ng mga properties? Yun dapat ang halaga. Siyempre, sa lahat ng mga nasa real estate industry, lahat ng mga brokers dyan, lahat ng mga sellers dyan, lahat ng mga buyers, realtors, okay? Alam nila yan, mga ahente, na ang lupa, tumataas ang presyo, maliban na lang kung yan ay nangyari nga nung sa Mount Pinatubo, biglang bumagsak ang presyo ng lupa dahil na nagkaroon ng pagsabog ng bulkan. Subalit, ang normal, in the normal course of business, ang property, ang lupa, tumataas ang halaga. Hindi ibig sabihin na kapag tumaas ang halaga, yung halaga later on ang masusunod. Hindi yon. Dapat, at the time na namatay, yung magpapamana, yun ang halaga na titignan. Sa accounting, ang tawag dyan yung cost accounting. Ibig sabihin, yung tinatawag natin book value at the time that the asset was acquired. Hindi yung at the time na later on i-revalue siya or i-appreciate or yung tinatawag nating increment. Hindi pwedeng ganun. Kailangan yung book value. Yan din ang sinasabi ng ating batas. At aliwaliwanag dito na ang halaga daw is ganito. So, bakit umabot ng 203? Tandaan natin na ang tax rate noong panahon na yon umaabot ng hanggang 60%. Pangalawa, nakalagay rin sa nakalagay sa batas natin na may mga multa rin, 25% for late filing, 25% for late payment. Tapos mayroon pang interest yan na 20%. But then this can be reduced by the court. Pwedeng bawasan yan, lalo na pag unconscionable or iniquitous. At saka isa pa, pag nagpapamana, kung ano lang yung halaga nung iyong ipapamana, yun lang. Hindi pwedeng sumobra doon. Okay? At ang magbabayad, yung estate executor, executrix, o kaya administrator, administratrix. Kung sino yung tagapamahala or tagapangasiwa o yung magpapatupad nung huling habilin. Yun lang. Ngayon, may petsa yan kung kailan nila dapat gampanan ang kanilang katungkulan. Pag hindi nila ginampanan at malisyoso yan or may intensyon na hindi talaga magbayad, tax evasion, doon pa lang papataw or magsisimula yung pagpataw ng mga surcharges. Doon pa lang. So, hindi tama yung sasabihin agad ganito na. Ngayon, hindi tayo aware kung meron pang pending cases. Although, sinabi nga ng isang PCGG commissioner upon the inquiry ng isang nagtatanong na aktivista yata yon or kapartido yata nitong si Isko Moreno na sinasabi doon meron nga 11 properties na nabenta na at sinasabi rin meron daw pending case na hindi pa desidido ng korte. Kung saan man korte yan, hindi naman sinabi roon. At tumutugma sa sinabi nga ni Martinez na tapos na daw yung pag-uusap
tungkol sa mga properties na nasa Tacloban, Leyte. Yun nga lang, hindi tayo sure kung meron pang ongoing cases. Ang sabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, meron nga rong pending cases pa. Eh, kung ano man yung pending cases na yan, hintayin natin kung anong kalalabasan. Pero hindi tama na ngayon pala sasabihin natin 203 billion agad-agad. Kung noong panahon na yon ay 43 billion lang or 23 billion. At saka hindi rin natin alam kung kasama na doon yung mga Swiss bank accounts o kung may iba pang mga properties. Okay? So ngayon, tignan natin kung ano ang mga tanong, okay, na sinabi ng ating mga kabungangan Nixters at sisikapin natin sagutin ang mga ito or yung makadilang mga komento. Sabi ni Mercedes de la Cruz, hari nawang basahin at intindihin ang paliwanag na ito tungkol sa estate tax at Dominic. Tagalog na, siguro naman madali na nila maintindihan. Maraming salamat sa iyo, no? Sabi naman ni, salamat din kay Lynn J. Du, yun din ang sinabi niya. Pati si Joyce Agbayani Gaoat. Okay. Sabi niya, maraming salamat po, Attorney Nick, sa inyong paliwanag. Ngayon ko lang naunawaan, ano ba ang estate tax? Buti na lang Tagalog po para maunawaan ng maayos. Alam niyo, ang hirap mag-translate ha, or magsalin mula Ingles papuntang Tagalog or Filipino. Mas lalong mahirap pag technical yan. Kaya nga nilagay ko doon sa aking post, sinasabi ko yung sa tingin ko, sa pananaw ko, yun ang tamang pagsalin ng salita at nilagay ko sa parenthesis yung English version para maunawaan. Although hindi ako sigurado kung tama yung pagsalin ko sa Tagalog. Hindi naman ako kasi translator. Okay? Sinisikap ko lang na ipaliwanag sa paraan na mauunawaan ng mga Pilipino. Okay. Sabi naman ni Crisanta Ignacio, maraming salamat. Napakaganda na iyong paliwanag. Maraming salamat din. Sabi naman ni Franny Enough, ay puro pa lang sa salamat ito. Sabi niya, thanks Attorney Nick sa maliwanag na explanation in layman's terms at Tagalog pa. Dami pa din dyan magkukuda at expected na yan sa mga kultong dilawan. Yun na nga, kahit na ipaliwanag. Ay, ito naman, hindi ko naman ito sinusulat para kumbinsihin sila. Wala akong pakialam kay maniwala sila o hindi. Ang sinasabi ko ay totoo ko ano sinasabi ng batas. Kaya ang namatay ay si President Ferdinand E. Marcos o hindi siya ang namatay noong 1989 or 1990s. Kung ano yung batas noon, yun ang sinasabi ko. Kahit na sino pa yung namatay, kahit na sino pa ang tagapagmana, doon lang tayo sa totoo, hindi yung mag-iimbento tayo. Kasi nga bilang isang abogado, kailangan sabihin ko yung katotohanan ng sinasabi ng batas. Hindi ako nagsisinungaling, ano mapaprobetsa ko kung magsisinungaling ako, di ba? Sabi rin ni Dong Zapanta, big thanks at naninig, sana maliwanagan na sila. Sana nga maliwanagan sila. I'm sure meron din naman mga dilawan dyan na nakikisabit lang o nakikiusyoso lang. Eh may igibasahin nila at nasa sa kanila na naintindihin yun. Sabi ni Edgar Nepomuceno, very informative, Tinagalog na. Aywan ko lang kung ayaw pa rin intindihin. O pagka ganun kasi wala na tayo magagawa. No? Ang haba nga po, attorney, pero binasa ko lahat. Sabi naman ni Farida Alma, Ampatuan. Uy, Ampatuan to ha. Maliwanag ang explanations mo. Yan, may natutunan naman ako. Salamat, attorney. Nick, stay safe always. Salamat din ha. Salamat sa inyong mga comments at saka pagsubaybay. Thank you, attorney Nick, para matuwaga mong pagpapaliwanag. Sabi naman ni Janet Africano Reyes. Okay. Sabi naman ni Karina M. Merilo, thank you so much, Attorney Nick, for educating us and sharing this good info. Tagalog na ito, sana mabasa ng mga desperadong candidate. Puro propaganda ang pinalalabas. Kala nila maniniwala pa ang madlang people. Hoy, gising na po kami. Matagal na, BBM Sara Solid. Tama po yun. Alam nyo, akala nila yung panahon ng 1986, ganun pa rin ngayon. Noon kasi walang social media, walang Facebook, walang Instagram, wala yung mga social apps na yan. Eh ngayon meron na. Kaya kahit na ano pa yung kalokohang ikakalat nila gamit ng mainstream media, hindi na paniniwalaan ng mga tao. Hindi na nila mauuto kagaya dati. At sabihin na nating milyon ang nagpunta sa EDSA noon, hindi naman yan ang kabuuan ng lahat ng bumoto sa Pilipinas. Mas maraming majority na sinasabi na tahimik, na kalat-kalat sa buong Pilipinas. Kaya lang alam niyo naman ang ugali ng mga Pilipino, tahimik lang, ayaw makisawsaw. Kaya hinayaan na lang nila, siguro sa pananaw nila, eh ganun din ang mangyayari sa Pilipinas, ganun pa rin. At saka, pananaw nila, nagtiwala sila na mababago, mas mai-improve, gaganda ang Pilipinas. Eh kaso hindi. Kasaysayan na nagsasabi ngayon at nakikita natin na ang daming kabalastugang ginawa simula nung panahon ni Aquino. Kaya yung dalawang mag-ina,
Kaya nga, nung humihirit itong si Chris Aquino, sinasabi niya, mga basos daw, utang na loob daw sa magulang niya at sa kapatid niya. Wala tayong utang na loob sa kanya, sa kanila, sa pamilya nila. At hindi nila binalikan demokrasya dahil noon pa ma, 1935, may demokrasya na tayo. Nasa constitution natin yan. 1973, meron tayong demokrasya. Nandyan yan. Ang nanggugulo yung mga komunistang rebelde at yung mga secessionist sa Mindanao. Sila yung nagsasabing, wala daw demokrasya, pero meron tayong demokrasya, niyurakan lang. Nakialam pa, nang himasok pa ang Amerika. Kaya nagka-leche-leche. Ngayon may social media na. Kaya hindi na nila mauuto ang mga Pilipino kahit saan mang panig pa ng mundo ang Pilipinong yan. Sabi naman ni Tessie Wada, sabi niya, maraming salamat at Trininik, daghang kaalaman sa akin at sa lahat, especially sa mga syunga-syunga na natulong laway sa pera ng mga Marcoses. Correct. Kasi anong pera sinasabi nila na hindi daw ginagamit, magagamit daw ng Pilipino? Paano mga magagamit yan kung yung ari-arian na 11 na nasa Tacloban, Leyte, hindi nga maibenta-benta eh. Alam nyo kasi, pagka magbebenta ng properties, public auction yan, ano? So, i-offer yan. Kung may bibili, fine. Pag nabili yan, may pagkakataon pa yung executor or administrator ng estate na bilhin ulit para hindi mawala sa pamilya yung property na yon, lalo na kung yun ay may sentimental value. Pero yung iba naman, hindi na interesado yung mga ibang pamilya, no? Kapag yan ay nasubasta na, hinayaan na nila, ano na, inyo na. Kapag ang ibinayad sa normal na public auction, pag ang binayad is more than yung value ng property, yung excess, ibibigay doon sa nagbenta. Okay? Pero pag kulang, sorry na lang. Sorry na lang. Wala na makukuha yung nagbenta. Ganyan yan eh. Kunyari ang property, iliwanagin natin ano. Kunyari ang property ay worth 100 pesos. At nangutang ka kasi nagagamit ito sa pagdating sa utang eh. Ang halaga ng utang mo, sabihin natin, is 90 pesos. Ang halaga ng property mo is 100. Binenta yung property mo. May bumili. Ang binili niya, sabi natin, eksakto, 100. O di 100, saan pupunta yung excess? Ang utang mo lang naman, 90. Yung 10 pesos na difference, kukunin doon yung mga ginastos sa pagsusubasta. Aalisin yon. Kung may matira, yung matira, ibibigay sa'yo. Kasi ang halaga lang naman ng utang mo, 90. Naibenta siya ng na 100 yung property. Di yung sobra doon, after ibawas, tanggalin yung mga costs, fees, ginastos sa subasta, pupunta sa'yo. Ganun din pag sobra pa sa 100, kasi 100 lang naman ang halaga ng property, pupunta rin sa'yo. Kung kulang, let us say, 90 pesos yung ano mo nga, utang, na ibenta yung property, walang gustong bumili sa halagang 100, binili siya at 70, o di ba 20 pa na kulang, kanino mang gagaling yun, sa'yo ba? Hindi na. May mga rules tayo na 70 lang ang makukuha nung nagpa-utang sa'yo. Yung 20, wala na. Kasi binenta naman yung property. Kaso yung property kasi, ang gusto lang, 70 lang, hindi aabot ng 90 yung halaga ng utang. Patapos yan maibenta sa iba, kunin ng iba, yung mismo may utang, pwede niyang bilhin ulit yan. Pwede niyang kunin ulit. So ang gagawin niya, i-offer niya within a certain period, I think 1 year yata yon, para mababawi niya yung property niya. So, pwede niyang ibalik sa korte yan, kasi korte nag-uutos. Pag binilik yan sa korte, then, ika-cancel yon at mapupunta ulit sa'yo. Babalik ulit yung pera na binigay nung bumili. Meron ganyan mga rules, okay? Ngayon, dito rin, ganyan din sa properties ng namatay. BIR, ibinibenta. Kaso walang gustong bumili. Sabi ko nga, kasi nga baka merong ang kinalaman doon sa executive order. Siyempre, kung ikaw ay bibili, ayaw mo yung merong mga sabit, di ba? Gusto mo clean, malinis ang titulo. Kung may sabit, bakit ka magtatapon ng pera, di ba? Or maaaring napakalaki ng sinisingil, malaki ang halaga ng pagbebenta, walang interesado. Baka yung location pa nga, ayaw nilang bilhin kasi nilulubog ng baha. O kaya, daanan kasi ng bagyo, di ba? Leyte, Tacloban yan. Daanan ng bagyo. So, walang gustong bumili. Pwedeng ganun ang mga dahilan. Maraming pwedeng dahilan. Okay? Ngayon, kapag yan ay nasubasta na at wala nga ang bumili, pwede naman
ibenta ulit yan later on kasi nga walang gustong bumili. So merong mag-aano ulit ng BIR. Iaalok na naman yan, public auction. Yan ay kung may gusto pang bumili. Kung walang gustong bumili, ano mangyayari? E di idle asset na yan ng pamahalaan. Nasa pangalan yan ng pamahalaan, pero walang gustong bumili. Nasa sa pamahalaan yan kung gagamitin yan for public service. Halimbawa, tatayuan ng ospital kung pwede sa lugar na yon, o kaya school, o kaya gagawing isang entertainment center, o kaya isang rehabilitation center, o kung anumang center. Basta maging useful siya. So magagamit pa rin ng pamahalaan. At kung ano yung halaga na nakuha ng pamahalaan, yun na yun. Hindi na pwedeng sigilin pa ang executor or yung administrator. Okay? Continue natin. Sabi ni Jesus Danilo Santos, "The truth always comes out and now they break their silence." Sabi niya, "What about the additional properties they got on May 20 and 26 in connection with the issue of estate tax in 1993? Why don't they include it to be levied? Are they hiding something, attorney? Being a government agency, they should be transparent with all their transactions. And now it proves that all of these are just a political propaganda by the opposition and some oligarch that want to character assassinate BBM on his candidacy." Tama, tama yun. Kasi bakit ngayon ang lumabas siya, di ba? Yung ganyan mga usapin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga hindi bumenta eh. Hindi bumenta sa publiko at maging sa COMELEC, di ba? Yung DQ, disqualification case ni President, ni BBM. At saka yung kanyang falsity daw ng kanyang candidate, certificate of candidacy, hindi bumenta. Kahit na inapil pa yan sa NBank, malamong baligta rin pa ang resolusyon ng dalawang divisions. At kahit iakit pa yan sa Supreme Court, ang titignan lang is questions of law, hindi questions of fact. At saka ang lapit na ng eleksyon. Pag kung sino man naman nalo, naku, magkakaroon na naman niya ng protest naman. Parang yung BBM versus Lenny, di ba? Na protesta. Pero sa ngayon, talagang gumagawa na sila ng gulo. Propaganda lang yan. Kasi nga, siyempre ang mga tao, una, nahihirapan na nga intindi ng income tax. Estate tax pa kaya? And mas complicated ang estate tax. Alam niyo ba sa College of Law, ang Law on Succession, isang libro yan ng civil code natin. Napaka-complicated na usapin yan. Alam niyo ba, mayroong mga konsepto na kagaya ng fideicomisari. O kaya mayroong tinatawag na substitution. Yung bang kunyari may namatay, tapos yung kanyang papasahan, naunang namatay sa kanya, sino magmamana? Yung mga anak na noon, kung may anak. Paano yung hatian? Yung mga ganyan, napaka masalimuot, napaka gandang topic. Estate planning, estate succession. At bihira sa mga abogado ang nagiging spesyalista dyan. Kaya nga yung mga ibang nagsasalita, mga hindi naman talaga nila larangan yan. O kaya, lalo na kung hindi abogado, hindi nila maiipaliwanag na maayos. Kasi nga, complicated. Tapos may computations pa. Ang estate taxes, mayroon yung specific computation, kagaya nung sinabi natin sa naunang mga bahagi nito, may tinatawag tayong property previously taxed. Yung tinatawag na vanishing deductions. Ibig sabihin, pwede mong ibawa sa halaga ng iyong mamanahin yung mga dati ng buwis na naibayad. At meron yung anong tawag doon? Yung fluctuating range, fluctuating percentages from 100% to 80, 60, 40, 20. So, nagbabago-bago. So, plus, iba't iba pa ang estate taxes natin mula 1939, panahon pa ng Commonwealth, hanggang ngayon, nag-iiba-iba. So, titignan mo, ano ba yung batas nung time na namatay yung decedent, di ba? Decedent kasi, ulitin natin, ang tawag doon sa namatay, decedent. At yung mga tagapagmana niya ay heirs. Okay? At tuloy natin. Sabi ni Imelda Meeve, "Sana pagtiyagaan basahin ng mga sawsawero at sawsawera sa isyu itong napakahusay ninyong paliwanag. Maraming salamat," sabi niya. Sabi ni Indrisie, "Hindi yung puro sila demand na bayaran. Bayaran kahit di naman arok ang lalim ng isyu at kung ano talaga ang punot dulo nito. Yung iba dyan makademand ng bayad na para sila talaga yung pinagkakautangan at feeling na malaki ang ambag sa kaban ng bayan." Pispo, totoo naman yung sinasabi niya. Kung umabot nga ito ng ganong katagal sa korte, yung pa kaya mga pangkaraniwang mamamayan, alam niya, sa pagdating sa usapin ng lupa at ari-arian, masalimuot din yan. In fact, it is an elective subject sa amin, sa College of Law, sa UP.
It's an elective subject. Ibig sabihin, 6 months mong aaralin, land titles and deeds. Kasi komplikado yan eh. Pagdating sa ari-ari, paano ko yung ari-arian na yon? Eh, hindi naman bakanting lupa. Kung hindi merong naka-occupy na mga tao, sabihin natin mga informal settlers o yung squatters ang tawag sa kanila nung panahon na yon, papaalisin mo pa sila. Eh, hindi naman madaling magpaalis. May mga batas na tayo ngayon na mag-a-apply. Hindi pwede yung batas noon kasi ngayon mo sila pinaaalis eh. Paano kung merong mga nagki-claim na iba sila daw may-ari o di meron pa tayong tinatawag na quieting of title or removing the cloud or meron pa tinatawag tayong mga special civil actions para sa mga ganyang klaseng usapin. So, dito madali. Napaka technical nito. Okay? Sige, basahin natin. Sabi ni John Madeja, pantapal ni Isko sa issue ng pagbenta niya ng Divisoria Market. Yun na nga. At pinaliwanag natin yan sa tambayan na ang pagbebenta ng isang commercial land ng isang LGU, karapatan yan ng LGU. Pero dapat, hindi yan grossly disproportionate. Ibig sabihin, hindi dehado ng sobra-sobra ang pamahalaan. Pag dehado ang pamahalaan natin, eh patay ka. Kailangan, mananagot ka niyan. Anti-Graft and Corrupt Practices Act o yung Republic Act 3019, mananagot ka niyan. Okay. Sabi naman ni sabi naman ni Kelly Gawiran, sabi niya, salamat Atty. Nick dahil naipaliwanag mo ng gusto. Sana tumigil na yung mga kalaban sa pagpapakalat at paggamit nitong estate tax. Salamat. Gusto ko yung hashtag sa dulo, sabi ni Alfred de la Vega, alamin ang batas, huwag ungas. Salamat. Sabi naman ni Lisa Leisa, noted and saved. Salamat at may pagbabasa na ulit ako sa lekat na yon. Maraming salamat ha. Yung mga ngayon palang nakatutok dito sa aking na channel, mag-subscribe kayo ha. I-like nyo, i-share nyo. Meron kasing playlist na ang tawag natin eh, alamin ang batas, huwag ungas. Yung mga naman gusto ang kababalagan, meron tayo rin dyan, psychism. Eh. Sabi naman ni Mimi Kahusay Custodio, sabi niya, daming palabas ni Dolphy at Tito Vic and Joey na nakamana ng haunted house. Yung mga lutang, hindi man lang natuto kahit sa mga pelikulang comedy. Correct ka dyan. Kasi may mga, ang dami na, kaya lang kasi alam yung ginawa kasi ng mga pelikula, lalo na kung mga bakitang scriptwriter na wala alam, imahinasyon nila ang sinasabi nila. May mga sila nagsasabi, oh, ako ang panganay, sa akin pupunta to, walang ganyan. Iba ang batas ng iba yung batas sa imahinasyon o kalokohan ng mga bakitang scriptwriters. Sabi naman ni Lan, Sia, Chell, thanks Atty. Nick, natawa lang ako sa parang kakampwet na pangit. Oo naman. Kasi may mga ganyan. Oo. Yung nga, bakit walang gustong bumili? Sinabi nga natin. Walang pinagkaiba yan sa isang pangit na kakampuwet na gustong magkajowa pero wala namang nanliligaw o wala namang nagkakagusto. Eh kasi nga pangit siya. Ano mangyayari sa kanya? Eh, di nga na lang siya forever siya nga. Diba? Or gamitin na lang niya yung kanyang katawan. Magpagamit na lang siya. Dahil forever, hindi siya igagarahe. Ganun din yung mga idle assets. Pwedeng gamitin na lang siya for public services. Pero walang gustong maging may-ari kundi ang pamahalaan. Sabi naman ni Lisa Buban, di pa rin nila bubulat Latin. Yan, kasi desperadong piklawa na. Correct ka dyan. Sa pag-iingay nilang idadaan, baka nga naman makuha pa nila ang simpatiya ng mga mangmang. Totoo yan. Oo, ganun lang naman ang gusto kasi desperado na sila. 1 month na lang, di ba, ang natitira. Tapos, hoping pa rin sila na baka sakali masway ang kaisipan ng mga tao. Kung kayo ay, kahit na hindi kayo nakapag-aral, basahin nyo lang yung sinasabi ko, ipinaliwanag ko na nga siya na maayos. Huwag kayong padadala sa mga kalokohan na ikinakalat ng mga kalaban ng napakalakas na sila BBM at saka si Sarah, okay? Permission to share, sure, sabi naman ni Roger Bankier. Share nyo lang po, ilike nyo po, okay? Salamat po sa paliwanag, sana mabasa ni Isko ito, sabi naman ni Garcia Eugenia. Sabi naman ni Connie, ang galing ng explanation mo. Salamat. Napasimplify mo lahat ng posibleng argumento ng oposisyon at nagpupumilit na may kakulangan ang Marcos family. Salamat. Alam niyo, ang aking tungkulin nung ako'y nasa Korte Suprema, istimbangin ang sinasabi ng mga partido. Kaya alam ko kung paano ko sasagutin lahat ng mga issues na nire-raise nilang pareho. Kasi ang role ng husgado, istimbangin at
sabihin ko ano yung nararapat. Kaya sanay ako doon. Kaya alam ko yung inaargumento nila. Alam ko rin yung paano naman sasagutin niya ng mga nasa kabila. At pati yung mga meron, yung mga gusto makisaw sa. Kaya ginawa ko na, pinaliwanag ko na para tapos ang usapan. Kahit na ang hirap magpaliwanag sa Tagalog. At pangalawa, ang hirap i-translate o isalin sa yung mga technical na mga salita. Pero salamat at pinagtiyagaan yung basahin ang napakahaba kong paliwanag. Si Esther naman, Lanso Hiso, sabi niya, grabe ang haba. Pero thank you kasi Tagalog na intindihan, klarong-klaro. Salamat, nadagdagan kaalaman ko sa estate tax. Maraming salamat ha. Yung una kasi na shinare ko, yung tungkol doon sa... yung tungkol dun sa final and executory na decision ng Korte Suprema, merong isang nanggugulo na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya kasi walang kakwenta-kwenta. Kasi alam niyo, sa kabilang ibayo, merong kasing mga gusto makipagdaldalan kasi pag ini-engage nila, may bayad sila. Kaya dead mahina lang. Kaya lang, wala, trip ko lang, sinagot-sagot ko siya. Although, later on, kasi nga ang daming tumutuligsa sa kanya, sinasabing bobo siya, eh totoo naman bobo, pinipilit niya, hindi naman niya maintindihan. Bigla na lang niya sinabi na, ako, hindi ko kayo makukumbinse, alis na lang ako. Ang sagot ko sa kanya, bye. Di ba? Ganun, bye. Malis ka na lang. Di ba? Papasok-pasok siya. Tapos, tinanong ko nga siya, abogado ka ba? Hindi naman niya sinasagot. Ibig sabihin, hindi siya abogado or baka nagpapanggap, ayaw lang magsalita. Napaka-sinungaling, napaka-nang-iimbento. Kasi, alam nyo, doon sa Korte Suprema, yung desisyon ng Korte doon ganito. Paliwanag natin, briefly, okay? Maiksi lang. Pagka singilan ng buwis, meron tinatawag na administrative proceedings, meron tinatawag na judicial proceedings. Ang administrative proceedings, administratibo yan. Ibig sabihin, hanggang BIR lang yan. Hanggang dyan lang, hindi yan pupunta sa korte. So, hindi ka kailangan magdamit, hindi ka kailangan ng maayos na maayos, kasi usapan lang yan, palitan ng mga papeles. Yung examiner ng BIR at saka ikaw na representante ng sinisingilang buwis, mag-uusap lang kayo, magpapakita kayo ng mga dokumento hanggang sa magkaayos kayo. Pag hindi kayo nagkaayos dyan, saan ngayon pupunta yan? Korte na. Pag korte na yan, ang tawag dyan, judicial proceedings na. Kasi korte na. At pag judicial na yan, wala nang pwedeng magsalita. Lahat ay sub judice na. Ibig sabihin, tahimik. Magdedesisyon ang korte. Igalang ang korte. Para hindi ma-impluensya ng korte. Kahit anong kaso, ganun yon. Hindi kinakailangan buwis ang pinag-uusapan. Sa administrative proceedings, walang ganun. Pwede mong i-discuss yan. Kasi hindi naman korte yan eh. Kaya lang, singilan ng buwis yan. Sino ba naman ang gusto magbulatlat sa publiko ng mga buwis niya? Di ba wala? Maski nga yung mga prieto, di ba? Napakatahimik nila. Hanggang sa naungkat ito ni Pangulong Duterte. Yung sa Milong, di ba? At ano nangyari? Napilitan sila magbayad. Maski nga si Lucio Tan, ganun din, di ba? So napilitan na lang sila magbayad. Pero habang tumatakbo yung administrative proceedings o yung usapang administratibo sa BIR, tahimik. Nandiyan ang larangan ko. Nandiyan ako umiiksena sa administrative proceedings. Meron na rin ako eksena sa Court of Tax Appeals kapag umabot din sa korte. Okay. Ngayon, yung kapag yan ay nasa korte na, tahimik lahat ng partido. Hindi sila pwede magsalita sa publiko. Ang mga Miron, mga Marites, ang mga kagaya natin, pwede natin pag-usapan kung meron tayong impormasyon na makukuha. Pero, hindi natin wala tayong karapatan na magsabi na ganito dapat ang gagawin kasi korte ang magsasabi niyan, hindi tayo. Okay? At saka, ano bang sinabi doon sa decision na yon ng Korte Suprema? Pinagtalunan doon yung due process. Kasi alam nyo, ang due process kasi, di ba nasa constitution natin or sa ligang batas, ang ibig sabihin ng due process is bibigyan ka ng notice. Ibig sabihin, ipapaalam sa'yo kung ano ba yung pinag-uusapan. Notice yon. Hindi yung chismis. Kailangan sabihan ka ano yung pinag-uusapan. Pangalawa, dapat may hearing. Ibig sabihin, merong okasyon para magpaliwanag ka. Yun ang hearing. Notice and hearing. Dalawang napakahalagang bahagi ng due process. At yung hearing, kinakailangan may oportunidad lang na makasama ka sa hearing. Kasi may hearing, hindi ka naman dumadalo. Eh sino ba may kasalanan? Ikaw na. Kasi may hearing, may oportunidad ka pero hindi ka pumupunta kahit na kaya mo naman pumunta. Notice and hearing.
meron tayong tinatawag, yan ang tinatawag nating bahagi ng procedural due process. Okay? Yung substantive naman na due process, kasi ang due process dalawa nga, merong procedural, merong substantive. Yung procedural, yung proseso lang. At yung nga sinabi ko, yung sa proseso, dapat may notice na hearing. Yung namang substantive, hindi na yung procedural ang titignan, kung hindi yung nilalamanan ng inyong alitan, yung away, yung pinag-uusapan, yung nililitis, yung pinagtatalunan, yung pinag-uusapan, tinatalakay sa korte. Substantive yan. Dito sa kasong ito, noong 1997, Ferdinand Marcos versus Court of versus BIR yata. Teka, tignan ko lang ha. Sige, balikan ko lang yung ano. Okay. Tingnan natin ito. Ito yung GR120880. Ang pinag-uusapan kasi dito, ang kalaban ni Marcos dito, Ferdinand Marcos the second, okay? Si BBM yan, versus Court of Appeals, okay? Ang pinagtatalunan dito, yung assessment. Kasi ang BIR nagbigay ng assessment. Hindi natin alam, hindi naman sinabi dito sa kaso nito kung yan ay preliminary or final. Malamang final ito kasi hindi naman aabot yan sa korte kung hindi yan final eh, ang assessment. So, merong assessment. Kaso, ang sinasabi ng mga Marcoses, wala rin silang due process. So, technical ang pinag-uusapan. Anong naging hatol ng Supreme Court? Ang sinabi, final and executory, yung assessment. Ibig sabihin, may due process daw. O di, yun ang sinabi, binigyan ng due process. Yun ang final and executory, yung assessment na yun. Subalit, ang halaga na nakalagay doon, yung halaga na dinedemand ng BIR nung panahon na yon, okay? Which is only 23 billion nung time na yon. Eh, anong kailan na siya na-desisyonan? 1999, up to now. Tapos ngayon, ginagawang 203 billion. Eh, hindi naman siya 203 billion, kundi 23 billion lang nung panahon na yon. Kahit na i-plus-plus mo pa yung mga interest multa na yan, eh, hindi yan aabot ng ganun kalaki. Okay? Now, hindi rin masisingilan sobra-sobra kasi kung ikaw ay tagapagmana, bakit mo babayaran yung mga unlucky-lucky amount? Eh, hindi mo nalang kukunin yung property, inyo na. Di ba? Kasi ang halaga ng property mo, ganito lang. Pero ang sisingilan naman sa'yo, napakalaki. Adi, wag na, hindi ko nalang kukunin. Inyo na. Di ba? Ganun ang nangyari. Oh, now, final and executory na siya. Pero ang pinag-uusapan doon, o ang pinag-uusapan doon ay yung proseso, hindi yung halaga. Kasi yung halaga, kung kasama doon sa halaga yung Swiss Bank accounts, hindi dapat tanggalin na siya kasi nga pinaliwanag natin sa mga naunang bahagi nitong ating vlog ay meron tayong tinatawag na exclusions, may tinatawag tayong na deductions. At nung panahon yun, iba-iba yung mga deductions, iba-iba yung exclusions. E di syempre, mababago na kasi pagka nagbigay ng assessment ng BIR, yun na yun, okay? Hindi naman nila pwedeng palitan yan every year. Hindi ganun. Kung ano yung sisingil nila, yun na yun. Eh, since nag-desisyon na yung korte, malamang ibabalik ulit yan sa BIR sa sabihin ganyan. Okay, panindigan nyo yan. So, may ng BIR titingnan, ay, na-sequester na, na-cheat na or na-forfeit na pala yung Swiss Bank accounts. Kung kasama yan doon sa gross estate, dapat tanggalin yon. So, maiiba. Diba? Yun yung sinasabi natin. Okay. Ituloy natin ang ating paliwanag doon sa mga nagtatanong. Okay. Sabi ni Mimi, goes, ayun, tapos na pala. Oo, dinagdag pa niya. Lamang talaga ng may common sense at experience ang mga may degree. Totoo yun. Okay. Sabi naman ni Monica Mendoza Santos, as if naman may pakialam yung mga kritiko na nais lang sirain si BBM. Basta ipilit pa din nila, di nagbabayad ng buwis. Tama yon. Oo. Wala naman silang pakialam, hindi naman sila interesado na makolekta eh. Gusto lang nila huwag iboto ang si BBM kasi nga magnanakaw daw. Kasi raw, hindi nagbabayad ng taxes samantalang ang pagkarinuwang mamaya nagbabayad ng taxes. Iba ang income tax, iba ang estate tax ha. Ang estate tax ulitin natin hanggang sa halaga lang ng mamanahin mo. Kung may mamanahin ka. Ang income tax naman yung kinikita mo ang binubuwisan. Eh hindi mo naman pinagkakakitaan ng mana eh. Ang mana is ibibigay lang naman sa iyo eh. So wala kang obligasyon, di ba? Ang obligasyon nung executor or administrator is bayaran yung karampatang buwis doon sa ipapamana sa iyo. Hanggang doon lang.
Kung may matira, pasalamat ka, meron. Eh kung wala, wala nang masisingil ang pamahalaan. At bakit kasisingil? Hindi mo naman pinagkakakitaan yun eh. Di ba? Sabi naman ni Lisa Jane Stoney, maraming salamat. Sabi niya, well explained. Salamat. Sabi naman ni Gemma Relunia, salamat at super ang ganda at ang linaw ng paliwanag. Kahit ako, mangmang. Wala naman tao mangmang, ano? Maliban na lang mga kakampwet. Naintindihan ko paliwanag mo. Thank you. Kasi nga, gusto ko matutunan, kahit na wala nga akong natatamasa o nababalik sa akin, konsuelo, wala. Okay lang sa akin. Kaya ako lang, samantalain ko na, nagpapasalamat ako sa mga nagpapadala na pakonsuelo sa akin sa GCash, o kayo may mga pasalubong, o kayo mga pinapadala nila by courier. Maraming salamat sa inyo. Kahit papano, ay na-inspire ako na magpatuloy sa ginagawa ko. Kasi ako naman, ginagawa ko to para matuto ang mga Pilipino. Kasi nga, kung ano man ang kaalaman meron ako, sayang pag hindi ko naman ipanawanag sa inyo, eh wala nga akong ano, wala naman akong mga tagapagmana, di ba? Wala akong Junakis, yung matres ko nga, di pa dumadating. Sorry, sa segue lang tayo. Okay, dapat si Isko at Pacquiao makabasa nito, attorney. Sabi ni Felipe Sepe, sana nga ako nagbabasa yung mga yan. Sabi naman ni Chrissy, pakitag nga po si Boy Benta at yung may dugong waray na 3 months lang tinapos ang degree ng matahimik. Oo nga naman, di ba? Kasi nga hindi, kung sa College of Law nga, 6 months sa kanya, yun subject lang na yun na, na succession. And before that, another 6 months of property law. Tapos another 6 months of land titles and deeds. So ang dami, di ba? Plus another 1 year for constitutional law. So kita nyo, napaka-bigat. Hindi kakayanin ang utak niyan. Spaniard yon, hindi dugong waray. Sabi naman ni Amakda, huwag mo isama ang waray sa mga bobo, pwede ba? Sabi niya, okay mag-away ha. Oo. Hindi sabi, Bisaya daw o whatever, di ba? Ang sabi kasi, hindi ko alam kung ano si Junisha at saka yung tatay niya eh. Hindi ko alam kung naghiwalay yata eh. Hindi ako sure sa history. Hindi, wala akong pakialam sa buhay niya. Okay. Paging Caranza, Carpio Sereno, Isko, Manny at Ellie Bendia, pati yung si Tony Lichon, lawyer for Lenlen. Oo nga. Siyempre, mga nagkakonsyaba sila eh. Mga nag-iimbento na kung ano-ano. Sabi ni Maria Orig, thank you, attorney. Napakaliwanag. Salamat din. Sabi naman ni Evelyn Rana, bright as the sun ang paliwanag. Hope pabasa nila. Akala ko, ano, parang yung sinabi ni Green Lantern. Sabi naman ni Annalisa Abelia, thank you, Attorney Nick, sa Tagalog na paliwanag. Maraming salamat, ha. Sisikapin ko magpaliwanag sa Tagalog. Sana naman yung mga nag-appreciate, magpadala naman kayo ng para sa pang-translate man lang. Okay. Sabi naman ni Aura Rus Marquis, you are so brilliant in terms of tax. Salamat po. Yan lang ang kaalaman. Yan lang ang alam ko. Tax and business. Kasi nga graduate ako ng business administration and accountancy. 5 years yung course ko, ha. Double degree program yon. Hindi siya 1 degree lang. Ang 1 degree, yun yung business administration. Eh, may accountancy pa ako. Plus, review pa sa CPA board exams. Plus, board pa. Exam ng CPA board. Nakakala ko babagsak ako. Tapos yung pala, nag-top pa ako. Tapos law, another 4 years. Eh, ang law naman, eh, ano naman yan? May review rin. Tapos merong pang bar exam. At nagtrabaho ako sa auditing firm, nagtrabaho ako sa litigation, sa law firm. Nagturo din ako ng subject na ito. Puro taxes and business ang tinuturo ko. So, dapat lang na alam ko, di ba? At ibinabahagi ko sa inyo yung mga itinuro ko rin sa mga estudyante ko. Kaya nga ngayon, napansin ko, walang nagsasalita akong estudyante na kumakontra sa sinabi ko. Kapal naman ang mukha nila eh, di ba? Kasi alam naman nila, tama ang sinasabi ko. Buti talaga, naintindihan ko ng mabuti. Sabi naman ni G, yeah. Salamat, G. Sabi naman ni Giugno Belguardo. Sabi niya, attorney, bakit ang gusto mangyari ni ex-senior associate Juste? Pakakasuhan daw ang BIR pag walang ginawang aksyon sa estate tax ng mga Marcos, ay malay ko sa kanya. O di kasuhan niya kung gusto niya. As if naman magpo-prosper yun. Kasi, ang kakasuhan mo, yung mga dati na walang ginawa. Pero syempre may mga defenses yan. Sabi na nasa korte yan, ganyan-ganyan. Kung meron mang negligence, administrative ang kaso niyan.
kung yan ay konektado pa sa pamahalaan, pwede siyang tanggalin, bawiin ang mga retirement benefits niya. Kung siya ay hindi na konektado sa pamahalaan at nakuha na niya yung retirement benefits, edi wala na. Hindi magpo-prosper, hindi magtutuloy yung kaso administratibo. Kung criminal case naman yan, depende rin yan sa mga sa circumstances. Okay? Pwede pa rin managot. Pero kung yan ay lagpas na sa tinatawag na prescriptive period sa ilan ng ating revised penal code, wala rin magagawa. Diba? Ako ang haba. Okay. Hindi ko na babasahin yung iba ha. Punta na lang tayo dito sa ang haba pala ng comments doon. Okay. Yung mga main lang ha. Attorney, magtatanong ako kahit na hindi ito relevant sa puso. Ay, pag hindi pala relevant, sorry, hindi ko sasagutin. Kasi consultation na, I don't give free consultation. Dahil nga lagi ko sinasabi, we do not have an attorney-client relationship. Ethical practice po yan. Ang dami mga abogado na lumalabas sa TV, sa radyo, nagbibigay ng free legal services, violation yun ng aming legal ethics. So, hindi tama yun. Hindi ko ginagawa yun. Okay. Kung gusto nyo, maayos tayo ng usapan, mag-email kayo sa akin, nicknangit@gmail.com at pag-usapan natin para magkaroon tayo ng magandang kasunduan. Okay? Kasi trabaho yan eh. Hindi naman laway lang. Okay? Maraming salamat, sabi ni Impen Ramos. Maraming salamat din, pati si Lorena Bacomo. Sabi ni Dino Alves, buti na lang may SOCMED. Diyos mio, ang mga bitter talaga, mema lang talaga. KBBM, sobrang desperado na. Ayan, Tagalog na, pakibasa. Sa mga instant naging lawyer agad. Makapanghusga, akala sila ang walang bahid. Correct. Kaya nga, I think nagsalita yata si Peter Cayetano. May sinasabi siya na hayaan na natin ang korte. Kasi alam niya, may sense ang sinasabi natin eh. Alam niya kung ano yung batas. Alam din niya na, kita nyo nga si Senator Juan Ponce Enrile, pareho sa sinasabi ko, hindi naman kami nag-usap. Maging yung iba pang mga abogado, ganoon din ang sinasabi. Okay. O ayan, ha, Isko, Lenlen, Pacman at iba pang gustong singilin ni BBM. Si BBM dapat maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Sabi naman ni Vera Chu. Sabi ni Teresita Lorenzo, tumahimik na nga sila eh. Wala na talagang maisip na paninira kay BBM at Marcos family. Kahit hindi sila magsalita, lumalabas ang katotohanan. Yun na nga eh. Kasi alam niyo, pagka kasinungalingan, it will die a natural death. Walang papansin. Wala, hindi bebenta. Sabi naman ni Jenlyn Cangrejo Sanchez Santural, basa mga galit na galit kay Marcos, nakipagtalo pa sa akin kanina yung mga utu-utu na dilawan, ibalik daw ni Marcos yung ninakaw niya at kinurakot. Anong ibabalik? Eh, tagapagmana lang siya. Hindi pa naman napupunta sa kanya. At saka lupa yun, di ba? Napiko ng mga gago nung sinabi ko, i-prove niya kung magkano ninakaw at kinurakot ni Marcos na pikon sa akin. Yun nga, ganun ang nangyayari. Napipiko. Tapos sabi niya, troll, bayaran. Para kung makikipag-argumento sa ganun kung hindi naman talaga sila seryoso sa kanila argumento, di ba? Dahil wala nga silang hawak na katotohanan eh. Puro kasinungalingan lang at kalokohan ang kanilang mga pinagsasabi. Sabi ni Joseph Kalalang, dapat pala mailipat ang pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Merong magaling mabenta doon at tahimik pa. Sold agad. Mahina pala BIR. Magbenta. Bigay nyo na lang sa lungsod ng Maynila para daw maibenta at maipakain daw sa mahihirap na nasasakupan. Correct. Thank you, Attorney Nick. Sabi naman ni Sensei Lay. Thank you. Sabi naman ni Luis Alfonso, Attorney, pa-feature po nung issue sa Divisoria. Sige, pagka ako nagkaroon ng time. Sige. Kung gusto nyo, i-send nyo sa akin sa email yung mga nabasa ninyo para ipaliwanag ko yan. Sabi naman ni Peter John Balmeo, anong na nagmukhang tanga yung mga anti-BBM? Totoo. Diba? Casey Tan, pinipilit kasi ng mga alipores ni Joma yung batas ni Tandang Joma season sa tax. Ayan, sablay na naman sila. At ito pa, bakit kung ganun rin lang ang gusto ni Joma season, bakit hindi pag-usapan yung tungkol doon sa revolutionary tax ng mga NPA? Diba? Mga alipores lang naman ni Joma, buhay pa ba yun? asa na si Ellie B? Sabi naman ito si Osdemir Mines. Ito si Eli Buendia, hindi na natuto, no? Pag ikaw ay nagkaroon na ng karanasan na gote ka ng mamatay,
dapat eh magpapakatino ka na, di ba? Di ba inatake na ata yan dati? Tapos ngayon sige pa rin siya, sumasama pa rin siya sa bardagulan na mali-mali naman. Huwag isipin mo yung kaluluwa mo, kung ano magaganap sa, ang mangyayari sa kaluluwa mo, huwag kang ganyan. Okay. Sabi naman ni Lorenzo Luis, ito ang hindi magets ng mga syunga. Correct ka dyan. Okay. Rix Cruz, yan kasi ang dahilan, Attorney Nick, kaya hindi ka maisali ng isang vlogger sa listahan niya ng mga nagpapakalat doon ng fake news. Oo nga, takot siguro sa crime. At saka, lahat na sinasabi ko nasa batas eh. Kaya kong harapan sila, kaya ko ipakita ko ano yung batas eh. Pero hindi nila ginagawa. Eh, siyempre, okay. Sabi naman ni Luis Alfonso Estipona, sabi niya, grabe ng kalutangan yan pag di pa rin maintindihan yung post mo, attorney. Kamangmangan na yan o kaya magbubulag-bulagan na naman sila. Ganun lang yon. Sabi naman ni Mike Gavino, sabi niya, paano kung magdemanda ang mga Marcos, paano na ang GMA at Inquirer? Apatay sila. Depende yan. Kasi, syempre pagka dinemanda, edi ano naman gagamitin nilang armas? Sasabihin naman nila, press freedom. Freedom of expression, kinikitil ang ano, kalayaan nila magpahayag, 'di ba? Saan kalulugar? Sila pwede silang tumira-tira pag sila naman ang tinira. Hindi daw pwede, 'di ba? Dapat talaga matuto sila action, kaya nga sabi ko nga, hindi ako pwede maging pangulo ng Pilipinas kasi lahat sila ipatutumba ko. Tama si Donald Suaviso, yung binasa natin Executive Order No. 2, Series of 1986, na ginawa lang ni Cory mag-isa. Siyempre may abogado siya kasi di ba marunong gumawa yan ng Executive Order eh. At hindi siya gumagamit ng Presidential Decree kasi anything that has to do with Marcos ayaw niya. So hindi niya tinatawag na PD, tinatawag niya Executive Order. Yung mga ginawa niyang batas nung wala tayong Kongreso kasi nga, yan ang true mark ng isang diktadora. Siya lahat-lahat, okay? Diktadora siya kasi siya ang naghihusga, siya ang nagkuha ng impormasyon, siya lahat. Sabi naman ni Christopher Francisco, di ba sabi ni Sir Contreras, if babayaran ng estate tax, ibig sabihin ill-gotten wealth. Kung ill-gotten at na-sequester na, bakit babayaran? Yun nga, may punto naman dyan si Contreras kahit papano. Kasi, kung yan ay ill-gotten, edi bakit mo kukunin, bakit mo ano babayaran, ill-gotten pala, di ba? At nakuha na ng pamahalaan eh. Exactly. At saka sinasabi nila ang yaman-yaman daw. Tapos ngayon sasabihin nila wala naman daw pambayad. Yung ang gulo, di ba? Ang gulo-gulo ng mga argumento nitong kabilang ibayo. Sabi naman ni Johan McArdy Data, ibig sabihin palpak yung BIR dahil kung siguro noon pa ginawa nila ang trabaho nila, siguro di sila masasabon sa kapalpakan din nila. Ayaw nilang maamoy yung kanilang kapabayaan nila noong panahon na yon. Kasi nga nagturo lang eh. Eto, sequester. Kasi property ni Marcos. Eto, sequester. Ganun ang ginawa. Eh kaso lumalabas na nung naglilitis, baka walang dokumento maipakita. Para din yan yung sa Katol, di ba? Nung nagkakaroon ng congressional hearing naman to, hindi to korte ha. Congressional hearing, di ba, tinatanong ni Congressman Deputy Speaker Rodante Marcoleta, tinatanong sila, nasa na mga dokumento, papeles yun na nagpapatunay, kayo ang may-ari, may titulo sa lupa dyan sa Quezon City, dun sa may Mother Ignacia, di ba, wala silang maipakita, ang pinakita nila nung chinek yan, ibang property pala yan, di ba yung mga ganun kasinungaling, kasi ano nga ginawa ni Cory, eh, nga, gaga naman eh, di ba, boba, wala namang alam sa batas, hindi naman siya abogada. Kinuha na lang, tapos binigay sa mga, ano, ibinigay. Tapos wala namang hawak na papeles, kaya wala maipakita tong Katol na ito, di ba? Wala silang time alamin yan. Sabi naman ni Elena Fabiano Vista, may maidakdak lang sa rally para siraan ang Katunggali. Totoo yan. Sabi naman ni Vani Natividad Nino, ano kaya ang sasabihin ng mga nagsasabing dapat magbayad ng buwis si BBM? Oh, di ba? Sabi naman ni Ellis Lauyan, Rag Eli Buendia. Sabi naman ni Jerome Y. Almirante, at may pa-Senate inquiry pa si Kokok. Ano naman ang kaya hinata ng Senate inquiry in aid of legislation? Ano naman ang legislation na pwede mong gawin? Eh, hindi naman pwede mag-legislate ang Senate ahead of the
House of Representatives. Pagdating sa taxes, nakalagay sa ating Constitution, sa Likang Batas, kinakailangan magsimula muna sa House of Representatives o yung kapulungan ng mga kinatawan. Doon muna, pagkatapos noon, saka pwedeng magkaroon ng panukala sa Senado naman. So ano yung kanyang inquiry? Parang inquiry rin ni sino ba yan, yung Gordon? Ang laking bagay na may social media at magagaling na abogado na nakakapag-explain, sabi ni Rod De Guzman. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo, i-like niyo lang, i-share niyo lang po to para mas lalong maraming makaalam. Milyon-milyon sa Pilipinas, ilan lang ang nagla-like, ilan pa lang ang followers ko, 30 lang. So hindi nila alam. I-share niyo po para mas lalong maraming makaalam. At ang gawin nila, i-like nila yung page ko para hindi nyo na kailangan i-share, kaagad makikita na nila. Ngayon, sila shadow ban ako ngayon. So, ang gawin nyo lang, kapag hindi nyo nakikita sa newsfeed ko ang pahina ko, is, i-ano nyo, mag-unlike muna kayo, umalis kayo, exit kayo, tapos i-restart nyo ang telepono nyo. Tapos, pag nag-restart na yung mga telepono nyo or laptop ninyo, balikan nyo yung pahina ko. I-click nyo ulit ang like. Pagkatapos nyan, mag-emoji kayo sa lahat ng mga posts ko. Makasampu kayo, okay na yan. At mag-comment din kayo para bumalik ulit sa inyong mga newsfeed ang page ko. Ganyan ang paraan kasi. May algorithm kasi ang Facebook na sinasamantala at binababoy ng mga fact-checkers. Okay. Sabi naman ni Christian Picardo, ayan, Tagalog na Ellie, naiintindihan na. Correct. Si Hazelnut. Okay, kumanon siya. Okay. Tingnan natin yung iba pa. Lorna Mendoza Crispino. Thumbs up siya. Okay. Tingnan pa natin yung iba. Oops. Sandali ha. Si Katleya Winner nag-thumbs up din. Thumbs up din. Edgar Tan, thank you rin sa'yo. Yes, nag-yes din siya. May mga ano kasi, may mga pinopost sila ng mga GIF. I'm so grateful for you. Salamat din. Kasi hindi ko naman bibit-bitin ito eh. I mean, may ipa-share ko, di ba? Para malaman ninyo, ang laki ng bayad kaya sa akin kapag ito ay nagkagawa ako ng seminars. Kasi may seminars ang SGV noon eh. Ako ang spokesperson nila. Speaker. Ako ang speaker nila sa mga seminars na learning institute ng SGV sa top 10,000 corporations, dati 20,000 corporations, top 10,000 corporations ng Pilipinas. Nakapunta na ako sa Cebu, nagbigay ako ng seminar, nagpunta na rin ako sa Davao, nagbibigay ako ng seminars regarding taxes and law. Kaya sanay ako, sanay ang bunganga ko. Thank you rin, Edward Tan. Ang dami niyang mga memes. Oh, salamat. Teka ha, balikan ko lang yung mga... Okay. Zenaida Panigbatan, maraming salamat. At yung mga, kay Angel Patoltol, kay Leopoldo, John Alvin David, attorney, baka pwede i-lecture mo sina Isko, lalong-lalo na si Pacquiao. Ay nako, too late. Alam mo, mahirap turuan ng mga patanda. Meron naman sila mga abogado. Paliwanag na lang sa kanila. Yung alam, mahirapan silang maniwala. Oo. Abogado na nila yan eh. Elena Nicolas, thanks, Attorney Nick, sabi niya. Salamat din. Divina Ito, thank you, Attorney Nick, sabi niya. Lani Rose Dadivas Nalangan, thank you, Attorney Nick, sabi niya. Thank you din, sabi ni Bong Lamer. Okay. Sabi naman ni Ame Ortsak, Emma Castro. Say, ipabasa nyo kay Rowena Guanson na nakainom yata ng gin tuwing mag-i-speech. Oo nga. Isama nyo na din si Yorme saka si Ellie Buendia, baka maintindihan na nila yan. Wag na kay Lenlen ipabasa, pagod na yung magbasa tuwing may speech nagbabasa. I love that. Thank you. Sis, kapatid, may new post si Atternic, sabi ni Shamla David. Sabi naman ni Pika Johnson, check my wall, I have a new, sabi niya, I have a new 1-2, sabi niya ganyan. Okay. Binasa ko yan kanina yung rebidding, sabi niya. Okay. Sabi ni Pika Yonzon. Ayan, nag-uusap yung dalawa. Okay. Okay. Sabi niya, okay sis, love to read it. Ganyan. Sabi naman ni Nick
mozo, at hindi kaya walang magka-interest bumili dahil ayun na, pinaliwanag natin kanya masyadong mahal, or accordingly, sequestration was based on Cory's EO issued right after her assumption as president through EDSA. Tama yon, tama yon. Marahil, walang clear evidence na ill-gotten wealth ang nasabing properties. Kasi nga, di ba, pwede kasi may mag-claim na iba na sinasabi, amin yan, bakit hindi naman yan sa mga Marcoses? Pwede ganun eh. Okay. Tama yung sinabi niya. Sabi naman ni Chang, naku, Isko Domagoso, pakibasa nga itong post ni Attorney Nick. Dagdag sa kaalaman mo, kaya pala, pag nai-interview si BBM, eh tatawa-tawa lang kasi nga, para pareho kayo mga scam ng BIR. Totoo yan. Iba ang pag pinapalabas sa media, Rhea Domasig. Oo. Kaya nga pagsinin niya, hindi ako ini-interview ng GMA at saka ng TV5. Ang SMNI, hindi pa ako ini-interview eh. Pero itong ang GMA at saka ang TV5, hindi ako ini-interview kasi hindi bebenta sa akin yung kanilang ipipilit eh. Oo, at saka hindi nila pa ako ma-influensya, sabihin ko ganito. Hindi ako papayag kasi ito yung batas eh. Bakit ko babaguhin? Una, sinululokohin ko sarili ko, di ba? Pangalawa, lulokohin ko kayo. Ayokong gawin yon. Mix Ramiscal, sabi niya, naman pala ang laki ng prob nila. Hindi kasi manaliksik mo na, ha? Puro banat sa ngala ng politika, naknang ha-ha-ha-tawa siya. Okay. Rains D. Pasay, sabi niya, pero bakit umabot ang kwenta ni Carpio ng 203 billion kung ang basa naman sa pagbabayad ay yung FMV, fair market value, sa panahon ng pagkamatay ni Marcos, ang pinagbisaya ng Carpio. Correct. Kasi nga nag-iimbento siya eh. At itong FMV na ito, hindi naman ito may paliliwanag ng mga lawyers, CPAs, maintindihan ako, o kaya mga nag-aral ng accounting, o kaya bookkeeping, maintindihan nila ako. Kaya nga kinakailangan magkasabay eh, CPA lawyer mag-explain ito eh. Kasi kulang pag lawyer lang, or pag CPA or accountant lang ang nagsalita. Kulang, hindi nila maipaliliwanag ng buo. Okay. At mahirapan din sila pag hindi sila nag-litigation kasi may mga lawyers na nagturo lang pero hindi naman nag-litigation eh. So mahirapan din. Sabi naman ni Rex Bob Monzon, Nick, Nangit and Cielo, ang husay at ang liwanag na explanation mo po, attorney. Salamat. Sana basahin ni Isko Benta. Salamat sa iyo. May crush ako dati. Pangalan mo. Char. Sabi naman ni Garcia Eugenia, I hope ilabas ng PCGC kung ano ang nangyari sa mga sequestered assets na ito. Some assets pinagbili ni Cory ng mura sa mga kamag-anak niya. Yun nga eh, dapat ilabas nila yan. From Erom Ragoho, BIR pala nagpabaya, kasuhan ng negligence. Yun nga, sinasabi natin, depende ha, kung meron pa na nagutang negligence. Kasi alam nyo, meron tayong nasa rules of court natin na merong presumption of regularity in the performance of official functions. Ibig sabihin, meron tayong basic presumption na lahat sila ay ginagampanan ng tungkulin nila. So, hindi tayo magtuturo na negligent or pabaya maliban na lang kung meron tayong hawak na ebidensya. Madali kasi magturo, madali mag-akusa, pero may hawak ba tayong patunay, ebidensya, pruweba na talagang pabaya sila? Daming drama sa BIR. Eh, gusto lang naman pala nila ng pera. Sayang yung pera ng mga Marxists, pinaghirapan nila yon, tapos paratangan lang ng kung ano-ano. Pero liwanagin natin eh, kasi ang BIR commissioners ay nagpapalit-palit, depende sa term ng Pangulo. So, iba yung commissioner noon, iba rin yung ngayon. Kasi si Commissioner Dulay is matinuyan. Kilala ko yan, kasi we belong to the same Lucio Tan Group of Companies. Legal counsel kami pareho. So, nakausap ko na yan, matino siya, maayos. Nung una nga ako nag-call sa kanya, kinongratulate ko siya. Ang unang tanong sa akin ng secretary, is this a business call or social call? Sabi ko, social call lang to. Wala naman akong pending whatever sa BIR. At nagchikahan kami, yung nga lang di pa kami natuloy na siguro imbitahan ko siya ulit. Para lumabas naman kami, may picture ako nandito sa page ko sa Nick Nangit NCN Law. Unless very busy siya ngayon, lalo pa merong BBM. Pero tatry natin, ha? Okay. Basahin mo, may sinasabi si Jovi Bakay nang magkaalaman, jutak mo, lugaw lang kasi laman. Totoo, dapat basahin niya. Puro kasi bida-bida lang lahat ng kinalalabasan nga ang gobyerno. Sino? Sa larin. Correct, sabi ni Renan Sagara. Halos ganyan nga ang paliwanag ko, lalo pa
di paano mo magkusang bayaran kung alam mo ang mga ari-arian, eh halos lahat, if hindi man lahat, ikukunin ng gobyerno. Di ba? Tama si Jix Dolores Ignacio. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? So natural, sabi ko nga sa mga kamag-anak ko, if lolo namin may pinamana, pero hinahabol ng gobyerno at may issue dahil may kalokohan ginawa lolo namin, meron ba kako sa kanila gusto mag-abono ng tax kahit ni hindi nila sure if makukuha nila ang manang yun? Sa simple common sense lang. Tama, common sense, di ba? In layman's term, kahit walang tayong alam sa tax, sa ganyan na lang, di ba? Walang tangang anak o apo na magbabayad kung di naman nila alam if sa kanila talaga mapupunta ang ari-ari ang naiwan. Tama, di ba? Ikaw, tagapagmana, maghihintay ka, tapos yung mamanahin mo pala, malaki pala ang babayaran na tax na ikaw pa mag-aabono. Eh bakit ka pa, bakit mo pa mamanahin yan? Eh di inyo na, kunin nyo na yan, yung property na yun naman ang ipapamana. Di ba sabi ko nga, ang estate tax ipinapataw dun sa halaga nung ipapamana sa'yo. Hanggang doon lang, hindi siya income na pagkakakitaan. Hindi, ipapamana yan. At ang mananagot, yung estate, yung pumalit, ipinaliwanag natin sa unang bahagi ng ating special na ito. Okay. Sabi naman ni Ladlin Labra, okay, meron siyang tinatag. Sabi naman ni Pichie, si Isko ang kailangan magbenta niyan. Magaling yan. O, yun. Teka ha. Teka. I-check lang natin. Sabi so, yun. Nasagot na natin ang mga tanong at mga komento dun sa page ko. So, yun po. Base nga dun sa ating nabasa, kung yung 11 properties na yon at iba pa pa ay na-sequester na pala ng pamilya, di tapos na ang kaso sa according to Martinez. Pero kung according to attorney Vic Rodriguez na ma, Rodriguez yata, o attorney Vic, yung chief of staff ni BBM, kung meron pa ongoing case, edi tuloy-tuloy lang yon. Intayin natin kung ano pa ang pwedeng ilabas ng korte, kung saan mang korte yan na nakasalang. Okay? So, mga kabunganga Nixters, like and like, share and share. Subscribe po kayo sa mga bago rito para mas madagdagan ng inyong kaalaman. Muli, ang ating sinasabi, alamin ang batas, huwag umas.